Ngayon ay ikalawang linggo ng Kwaresma at tuwing ikalawang linggo, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagbabago ng anyo ni Jesus. No? Pagbabago ng anyo. Transfiguration. No? Nung makita ng mga alagad si Jesus, tatlong alagad, Pedro, Santiago, Juan, nakita nila na nandun si Elias at si Moises. Nagbago yung anyo. No? So, no, nandun sila sa taas, tapos biglang nagbago ng anyo si Jesus. Naging puting-puti daw yung kanyang damit. No? Nagliwanag ng maigi. At napakaganda nung ganong kalagayan. Sobrang saya ni Pedro, ni Santiago, at ni Juan. Kasi ang dami nilang takot sa buhay. No? Tapos nung nagpunta sila sa bundok, naranasan nila yung ganong kalwalhatian. Ang sarap nung pakiramdam. No? May mga ganong lugar tayong napupuntahan, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Parang ayaw mo nang umalis dun sa lugar na yon. Amen? No? Nakita ko noong mga nakalipas na araw, halimbawa, ang daming nagpupunta ng Baguio, ng Tagaytay, kasi medyo malamig-lamig pa. No? So, tapos parang pag nandun ka, ayaw mo na umalis dun. Isa, dalawang araw, tatlong araw, hihiwalay muna kayo, magpapahinga. Matutulog lang siguro, kakain. No? Para pagbalik mo, may bago ka na namang lakas. Kailangan yung lahat yan. Huwag kayong makukonsensya pag nagpapahinga kayo. Kung nagtatrabaho kayo, ha? Kung wala kang ginagawa, makonsensya ka. Wala ka lang ginagawa, papahinga ka pa. No? Kung halimbawa, araw-araw kang kumakayod, alam nyo, hindi ang buhay puro trabaho lang. Tandaan nyo yan. Ha? Hindi ang buhay, kasi mamamatay ka lang. Pag puro trabaho ka lang, pinapaaga mo ang kamatayan mo. Maniwala ka sa akin. We all need to relax. Relaxation is not vanity. It is for my sanity. Ano ibig sabihin nun? Bakit ka nagre-relax? Hindi yun pagwawaldas. Kung hindi, para naman hindi ako mabaliw. Marami sa atin umaabot na sa punto ng pagkabaliw kakatrabaho. No. You need your time off. No? Your day off. No? So yun, parang ayaw mo nang bumalik. Ganon din nangyari kay Pedro. No? Nung makas, ang dami nilang takot, inuusig sila, hinahabol sila ng mga pariseyo, eskriba, tapos umakyat sila ng bundok. Pagdating sa bundok, ang saya-saya niya. Anong sabi niya kay Jesus? Panginoon, huwag na tayong bumaba. Dito na lang tayo. Magtatayo ako tatlong kubol. Isa sa'yo, isa kay Moises, isa kay Elias. Ano ibig sabihin nun? Parang naging komportable si Moises, Pedro dun sa itaas, yung ayaw niya nang umalis. Yun yung tinatawag nating kanyang comfort zone. Alam niyo ba yung comfort zone? Yung parang parating gusto mong nandun ka, ayaw mo nang umalis dun. Kaya lang, kung hindi ka aalis doon, hindi ka lalago. Mananatili ka na lang na, gano'n na lang. If you will not leave your comfort zones, hindi ka nalalago bilang tao. At lahat tayo may kanya-kanyang comfort zones na ayaw iwanan. Nanatili na lang doon. Ha? So sometimes, or most of the time, if not all the time, we need to leave our comfort zones for us to grow. Para tayo ay lumago. Magbibigay lang ako ng ilan. Halimbawa, ito totoong-totoo to sa mga Pilipino. Sa ibang bansa, hindi. No? Ang isa sa number one comfort zone ng mga Pilipino ay ang kanilang mga magulang. Ang tanda na, kasama pa ng mga magulang ni hindi naman nagbibigay. No? Ayaw humiwalay sa mga magulang. May asawa at anak na nakapisan pa rin sa magulang. Naging comfort zone niya na yung kanyang mga magulang. Kaya hindi lumalago. Ito naman si nanay, no? Gustong-gusto din na kahit na yung anak niya ay walang paglago, ay hindi aalis dito ang anak ko. Ikaw din na magulang, hindi ka rin lumalago. Hindi, tapos ayaw mo pang palaguin yung anak mo.
Kasalanan mo yan, Nay. Kasalanan mo yan, Tay. Dapat unti-unti ay pinupush nyo sila na matutong mabuhay ng sarili nila. Hindi yung parating nakaasa sa inyo. Ang dami-daming magulang ganyan. E 30 na yan kasama mo pa sa bahay? 35 na yan kasama mo pa sa bahay? Ikaw naman din anak, ang kapal naman ang mukha mo. Nagpamilya ka na, hindi ka pa makaalis dyan. Lakas naman ang loob mong mag-asawa, hindi mo pala kaya palang tumayo sa sarili mong paa. Kailangan, no, we should leave our comfort zones, no, para tayo ay lumago. Kasi kung hindi, wala. Kahit kayo mga magulang, we will make mistakes, yes, but that's part of our learning. Tama? Oh, bahagi yun ng paglago namin at matuto kami. Okay? Yung una, parents, yan ang hindi ano. Pangalawa, marami sa atin kaya hindi lumalago. Ayaw lumabas sa isang relasyong nakalalason. You don't want to get out of this toxic relationship. Alam mo na hindi ka naman natutulungan yung taong yan, pero tinitiis mo pa rin. Baka hindi ko kaya nang wala siya. Napaka-arte, in short. Hindi ko kakakaya kahit niloloko ko, titiisin ko. Ayan, hindi ka lumalago. Pati yung taong yon hindi din lumalago kasi hindi mo natuturuan ang leksyon. No? Ayaw lumabas sa mga... Ito yung mga taong hinihila kang pababa. Hinihila kang pababa. No? Marami, misa may kilala akong mag-asawa. No? Awang-awa ako dun sa babae. Kasi yung babae, nagtutulong sila na magtrabaho. Alam nyo, ngayon maintindihan mo naman na yun eh. Yung parehas babae-lalaki nagtatrabaho. Diba? Kaso, talagang masipag yung babae. Alam nyo, pagka umuwi siya, ang sama-sama ng loob niya, kasi magaling siya, pag umuwi siya, inaaway pa siya nung asawa niya. Alam na alam mo na kaya siya inaaway dahil sa insecure. Hindi dapat ganun. Dapat asawa mo yan eh. Dapat yung tagumpay niya ay tagumpay mo. Dapat nga yan, i-congratulate mo siya. Halimbawa, na-promote. Pag-uwi ng bahay, dapat din may bulaklak ka. Congratulations, honey, na-promote ka. Lalong mai-inspire yung wife mo. Kasi yung pagsisipag naman yan, hindi lang para sa kanya, para kay Nino, para sa inyong pamilya. Pero may mga insecure na lalaki na anong gagawin? Sa halip na suportahan yung babae, aawayin. Ito naman si babae, tanga, ayaw iwan. Dapat matagal mo nang iniwan yan. Titiisin. Hindi ko kaya nang wala yun. Ang arte-arte, di ba? Apaka-arte. Sino yung mga yan? Yung iba dyan, nagsisimba ngayon. Aminin nyo man o hindi. Alam mo na yung relasyon na yan, toxic sa'yo, hindi ka lumalago. Minsan pa nga, ibina-down ka. Pero wala, you don't want to get out of it. Kaya nanatili kang nandyan, stagnant. Stagnant. Because you don't want to get out of it. Oh, meron bang ganyan dito? No? Hindi lang yan sa ano ha. Sa, minsan kahit sa pagkakaibigan. May mga kaibigan na one way. No? Yung user-friendly, kaibigan ka lang pag may magagamit sa'yo. Pero pag wala, wala na. Oh, uulitin ko yung sinasabi ko sa inyo parate. You are the CEO of your life. You have the power to promote, to demote, or remove people from your life. If those people are toxic, remove them from your life. Life is short. Kakayanin mo yan. Tandaan nyo to. No? Mahirap pag anak mo, nanay mo, pero kung mga tao lang, asawa mo, hindi mo kilala dati yan, tama? Kilala nyo ba dati yung asawa nyo? Hindi naman, di ba? Tama? Oh. Eh kung niloloko ka, pag iniwan mo, eh hindi mo naman kilala dati yan, buhay ka naman, di ba? Anong dapat mabago? Ngayon nga, nung nakilala mo, akala mo mas mapapabuti buhay mo, eh hindi naman. Lalo pang napasama.
Oh. Hindi ko kakay, ba't hindi mo kakayanin na hindi mo nga kilala dati yan? May point ba ako? Nung hindi mo siya kilala, buhay ka ba? Uy, sumagot kayo. Nung hindi nyo pa kilala asawa nyo, buhay ka ba? Buhay ka naman, di ba? Oh. Ay, bakit sabi mo, hindi ko kakayanin? Eh, buhay ka. Ang arte, tama, kuya. Daming napaka-arteng, ano, hindi daw kakayanin. Hindi mo namang kilala dati yan. Learn to decide for yourself. Learn to be strong. Bakit natatakot tayo? Ito yung huli. Bakit natatakot tayo to let go of our comfort zones? Because of our fears. Napakarami nating takot sa buhay. Baka hindi ko kayanin kung wala siya. Baka ako ano mangyari. Baka ganito. No? Alam nyo, kung ako hindi ko nilabanan mga takot ko, hindi ako lalago bilang tao. Alam nyo ba, isang taon pa lang akong pare, ginawa na akong kura paroko. Ayoko. Takot na takot ako. Sabi ko kay Bishop Sok, wag ho muna. Ang bata ko pa ho, kahit o tatlong taon akong assistant, okay lang. Sinabi niya kay Cardinal Sin. Sabi ni Cardinal Sin, hindi, kaya niya na. Sa isip-isip ko, buti pa siya alam niyang kaya ko na, sinabi ko na ngang yinti. Pero kailangan naming sumunod sa aming obispo. So sumunod ako kay Cardinal Sin, kahit ang dami-dami, isipin niyo, at the age of 30, hawak mo isang buong parokya, napakalaki, 30 ka lang. Pero sige, no? Labanan ang takot. Eto na ako ngayon. Ay, lumago ako. Ang dami kong may mga pagkakamali akong desisyon. Napakarami ho. Pero natututo ko sa bawat pagkakamali kong mga naging desisyon bilang isang kura paroko. No? So, kailangan ko labanan. Tayo kaya hindi lumalago. That we don't want to get out of our comfort zones because of many fears that we have. Pagbata ka pa, no? Wala kang pera. No? Wala kang pero may panahon ka at may lakas ka, tama? When you're young, you don't have money but you have energy and time. Amen. Pag nasa gitna ka na ng buhay mo, mga 30, 40, you have the money, you have the energy, but you don't have the time. But once you grow old, pag matanda ka na, wow, you have the money, you have the time, pero wala nang energy. Father, paano pa ako aakyat ng bundok ni Moises? Wala na. Dami mong pera. Anin mo ngayon yan? Lapit ka. Sabi nga ni Father Dave, ang buhay natin ay hanggang 70, 80 for those who are strong. Sabi ni Father Dave kahapon, ang buhay natin hanggang 60, 70, 80 pag malakas ka. Isipin nyo kung totoo yun. Naku, ang dami nang mamamatay sa inyo, malapit na. Kapag biyahe man lang ba kayo? Takot ako sa kay aeroplano. Naku, lola, kahit takot ka o hindi, malapit ka na mamatay. Mabuti pang nakapunta ka sa ibang lugar. No? Ayan. Minsan kaya gusto ko na mag-travel, Father, kaya lang hindi na kaya ng tuhod ko. Ay, ala na. We will just die in the end. So, you only live once. Take all the... Sabi nga dito, it is better to have tried and failed than to never have tried at all. Mabuti pang sinubukan mo at hindi ka nagtagumpay kaysa hinihindi mo man lang sinubukan. Until and unless you do not take risks, you won't achieve your target. Hanggat hindi ka nagre-risk, hindi mo maaabot kung anumang target mo sa buhay. At lastly, ang ganda nung sinabi doon, pagka ikaw ay handang sumabak at lumabas sa mga comfort zone mo, you will realize how strong you are. You will realize how strong you are because you won't know how strong you are until being strong is the only option you have.
Ganda, no? Hindi mo malalaman kung gaano ka kalakas hanggang ang pagiging malakas na lang ang option mo sa buhay. Maraming ganyan. Mga kilala kong nabiyuda ng maaga, apat ang anak, hindi na nag-asawa, nakita niya, malakas ako, kaya ko palang kahit mag-isa ko, itaguyod ko ang aking mga anak nang nag-iisa ko. Amen? Ang dami kong kilalang ganyan. Pero hindi madali. Amen? Kailangan mo lumabas sa comfort zone mo. Kasi dati yung asawa mo yung nagtatrabaho, ngayon wala na siya. Kailangan kong ilumaban sa buhay. So sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga kapatid, tanungin nyo ang sarili nyo, what is your comfort zone na ayaw mong lumabas? Kaya hanggang dyan ka na lang. Eh sayang. Ang daming possibilities sa buhay. Tandaan nyo to, the only limit you have is the limit you put upon yourself. Ang limitasyon mo lang ay yung limitasyon na ikaw din ang naglalagay sa sarili mo. As long as you don't put limits to yourself, magagawa mo kung ano ang pangarap mo. Kasama ang panalangin ng ating, sa ating Panginoon. No? Dreams, pray, nothing is impossible. Walang imposible sa buhay pag handa tayong lumabas sa ating mga comfort zones. Amen? Sige, tayo